Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Kahapon, mga kapatid, si Sir Jun hindi siya pumayag na ma-record itong pag-uusap. Ngayon pumapayag na siya para marinig ko kanyang side. Pumasensya na po kayo, Sir Rapi, kasi talagang invaded na po yung privacy namin. Okay. Talagang durug na po kami sa publiko. Alright. Talagang nag-iingat na po kami sa, dahil sa ginawa ni, ni Cedric. Siya pa ho may kasalanan ngayon, Sir Jun. Siguro po, nagawa niya dahil sa isip nga po niya ay ginagmalabisan namin siya. Pero hindi po namin gustong gawin yun kasi po kami po'y nagbayad. Nagbayad na po kami. Sino naman po siguro yung tao na gustong magbayad ng doble? Na, hindi naman po kami nag-order ng doble. Cedric, anong gusto mong sabihin doon sa mga sinabi ni Mr. Chua? Yung tema niya po kasi, hindi po kasi niya alam yung sistema sa drum po eh. Hindi niya po talaga alam na nagpa-process na po eh. Kasi anak niya po yung nag-booter. Baka hindi niya po talaga alam yung sistema ng drum na gano'n. Akala niya na-cancel pero nawala lang sa screen nila. Hindi nila alam nagpa-process. Ah, okay. So sir, yung pag-order mo sa Grab yung una kay Sir Cedric, kinansel niyo ba yun o hindi? Kinansel po, Sir Rapi. Actually, yung anak ko po, hindi po siya first time na nag-order sa mga online delivery. Pagka po na-cancel po yung pagkain, talaga pong nawawala na po sa list of orders at bumabalik po sa homepage para mag-reorder ng bago dahil kinansel na nga po yung unang order. Okay. Pero Sir Jun, sorry ah. Kahapon kausap ko po si Mr. Jackson Tan, yung operations manager ng Grab Philippines. Imposible raw po yun na mangyari yung sinasabi nyo kasi sabi po ni Sir Cedric, matapos daw kayong umorder sa kanya and then a few minutes later, meron pa raw po yung additional instruction which is yung Thai part. So kung yung una sana, kung hindi ka nagkaroon additional instruction, maaari nga po siguro dahil doon sa technical problem, akala nyo na drop na, yung pala hindi. Pero the fact na nagbigay ka ng additional order sa kanya, meaning go pa rin yung order nyo sa kanya. Alam nyo na kayo po ay nag-order pa rin sa kanya at go pa rin yun. Tama po. Sinabi po ng anak ko yun, nag-additional order po siya. Kaya lang po, nung after po niya mag-order, sinabi na wala raw pong available na driver. Yung pagsabi niyo po, Thai part, na additional order na Thai part. Yun nga po, namili po yung anak ko ng Thai part kasi yung po talaga ang favorite namin na part sa chicken. Kailan po in-order yung Thai part? Yung sa una, sa Pamplona. Tapos po, nung natapos po yung order, ang sabi po nung sa kanya nung Grab app, no available driver o finding a driver, parang ganon. Kaya ang ginawa po nung anak ko, kinansel na po yung order. Ito sir, may conversation dito. So yung sa Grab driver, Sir Jun, nagsabi siya, is your order confirmed? Sabi po ninyo, yes po. Tapos, okay po, salamat. Pa-wait na lang po, sabi ni Grab driver. Sabi niyo po, Thai part na lang po yung boat order ng chicken. Tapos, dagdag niyo pong sinabi, ingat po. Hi, Cedric de Belen Salaya, my order and address are confirmed and I'll wait for you to arrive. Thanks, see you soon. Yun po pala yung naging exchange po ng conversation ninyo ng chat. Sir Rapi, dito po sa cellphone ng anak ko, ito po katabi ko kasi si Shannon, hindi po ako magkakikipag-ugat sa inyo. Ang sabi po kasi talaga ay looking for driver or waiting for available driver. Kaya nga po yung nakita ni Shannon yun, kinansel niya na po yung order dahil hindi niya alam kung gaano katagal kami maghihintay. Opo, sir, sandali, sir, para mas makabubuti, kung magsasalita na lang si Cedric, Shannon po mag-explain as opposed to me explaining in his behalf. Sir Cedric, mag-react ka naman Sir Cedric doon sa mga sinasabi ni Sir Jun. Yung nangyari kasi din sir, hindi nila alam talaga yung sistema ni Grab na pag naghahanap siya ng driver. Kasi once na naghanap ka na ng driver, tapos kinansel mo, dahil titignan mo sa history mo kung nakakancel talaga siya. Kung hindi, kung hindi mo siya tinignan, tuloy-tuloy yun. Tapos nag-another book ka pa, tutuloy ulit yun sa pangalawa. Ang mangyayari, magdo-double book ka nun. Kami naman, tanggap lang kami ng tanggap ng booking kay Grab, pumasok sa amin, tapos kukonfirm namin yung order. Pag nag-confirm kayo, i-order na namin. Pero kung sakaling ika-cancel mo, hindi pa muna namin may order yun kasi mag-chat kayo na pa-cancel na lang kung takaling. Kaso wala naman po nag-request pa nga po kayo ng Thai party. Okay. Sir Jun, narinig niyo po yung paliwanag ni Sir Cedric. Tinignan niyo ba doon sa history ng order kung na-cancel niyo na ba o hindi?
sir, gaya nga po nung sinabi ko kanina, hindi po kami first time nag-order ng online delivery sa Grab. Yung pong sinasabi niya na magdodoble, ganito po kasi sir, pagka na po yung Grab ay nag-order kayo at hindi nyo kinansel agad, at umabot na po yung Grab driver sa counter, nandun po yan sir, basahin niyo po sa Grab mismo, sa parang pinaka-step by step ng Grab. Pagka po hindi na-cancel agad at nakarating na po yung Grab driver dun sa restaurant, nag-disable na po ng pusa yung cancel button. Yung pong cancel function niya, nag-disable na yon. Kasi nandun na po yung driver sa counter ng restaurant. Okay, some point po kayo nag-cancel ng inyo pong order, sir? From the time na kayo po yung nag-place ng order to the time na kinansel niyo po yung order niyo, some party doon? Ganito po, Sir Rafi. Nung nagsabi po yung unang in-orderan ni Shannon na waiting for available driver, ikutin po agad ni Shannon yung order, kasi nga po, iniisip niya, maaaring magtagal kasi nangyari na po nangyari sa amin na nag-waiting daw po for available driver hanggang umabot po ng 30 minutes. Yung wala pong dumarating na delivery sa amin. Kaya nga yun po, nung nangyari yun na waiting for available driver daw, i-cancel na po agad ni Shannon yung order. I-cancel na po agad. Okay, lumabas po sa delete cancel list po ninyo yung inyo pong order. Unang cancel yung order. I-cancel po agad. May confirmation po na ang order was canceled. Opo, kasi nga po nagbura po sa list of order at bumalik na po sa homepage. And then po, yung si Shannon, ang ginawa niya, hindi na po siya nag-order dun sa judge. Kasi nga po, naghahanap pa raw ng driver, sabi dun sa app. Lumipat siya sa judge. So kung naghahanap pa ng driver, so ibig sabihin hindi pa kansilado yung order because the judge na inorderan nyo po was still trying to look for a driver and yung order nyo nakapending. Opo, pero kinansel po niya agad. Okay, nung pag-cancel nyo po sir, naka-receive kayo ng cancellation confirmation. Opo, booking pa lang po yun si Rabi, booking ng order. Kaya po, dun sa booking ng order ninyo, naka-receive po kayo ng confirmation na yes, canceled na yung booking ninyo. Wala pong ganun kasi si Rabi, wala pong lumalabas ng ganun sa system nila. Ang nangyayari po, pag pinindot po yung cancel button at hindi pa siya disabled, mapupura po yung order sa order list. So pinindot nyo po yung cancel button? Opo. Pag pindot nyo po ng cancel button, nabura po sa order list? Opo, so, nawala na po yung order sa order list. Maski po sa nag-order kayo, ganun po. Okay, sandali lang po sir ha. Kailan masagot ito ni Sir Cedric. Sir Cedric, kanina pa kayo naka-monitor. Reaction po, sir. Mali po talaga sir yung ano niya, yung paliwanag. Hindi niya po kasi talaga alam yung system mo. Kung na-cancel po talaga yun, wait po papasok sa akin yun. Kung kinancel po nila. Kasi kami po talaga, natanggap lang po kami ng booking sa kanila. Once na kinancel nila yon, lalabas po sa screen namin, na-cancel talaga. Kaso po, hindi po lumabas. Nag-confirm pa po sila ng order nila. Tapos, nag-request pa po yung channel. Alam mo, Sir Jun, ignorante po ako, and I would admit, pagdating sa mga online ordering. Okay, pero itong sa akin, sentido common, ika nga, I'll simplify it. Kung na-cancel po talaga yung order, bakit itong si Cedric, nag-deliver pa rin? Yung nga po, Sir Rato, ang hindi namin alam, malamang po ang may problema nga po yung system ng Grab, na bakit pumasok pa rin po yung order, yung nga po, Sir Rato, ang hindi namin alam. Okay. Pero sa totoong pangyayari po, kinansel po agad ni Shannon yung aming pong order sa umpisa pa lang. So ang sinasabi niyo po, maaaring system error. Opo. Hindi naman namin siya sinisisi na siya ang may kasalanan. Kaya lang po, ang nangyari po kasi, inuobligan niya kami na magbayad ng doble. Nagbayad na po kami dun sa una. Okay, granting nagbayad na kayo dun sa una. Pero ang pagkakaintindi ko, itong in-order mo kay Cedric o kahit na kinansel pa ito, binayaran niya sa Jolly, di ba Cedric? Nag-aabono muna kayo? Nagbayad ka doon sa pangalawa, sir. Pero itong kay Cedric, hindi kayo nagbayad, pero gumastos na siya kasi nag-aabono muna siya sa Jolly, di ba? Yun nga po, sir. So, kawawa naman po siya. Kawawa rin po kasi kami dahil sa amin po, kinansel namin yung order. Okay. At saka pangalawa nga po, yung time na yun ang nasa isip ko, una, may mga ganyan na rin po kasi yung pangyayari na maaaring modus operandi daw po nung ibang driver. Pangalawa po, wala na rin akong tetra dito sa dala po, sa wallet po nung time na yun na kami nag-usap. Okay. Pangatlo po, sir, after few minutes,
Nung nalaman kong may pera yung anak ko, pinabalik ko siya. Pinatawagan ko siya kay Shannon para bumalik at bayaran. Sir, sorry sir. Sir. Ang sabi mo kanina, baka modus na ng mga Grab drivers. Sir, sa history po ng Wanted sa Radyo, tumatanggap po kami ng mga nang mumodus ng mga tao. Never pa kami nakatanggap ng reklamo na namodus po yung mga Grab driver. Pero ang dami na po namin natatanggap ng reklamo, yung mga Grab driver, ang mga minumodus. FYI lang, sir. Yun po, salamat po sa information, sir. Yun naman po yung galing naman po sa iba namin mga kakilala. Naisip ko lang po yun nung time na yun. Nung kami po ay nagdi-diskusyon. Pero ang importante po, Sir Rabi, binabalik namin siya. Kahit hindi namin alam na kinukunan niya pala kami ng video nang wala kami pa yung tulong. Okay. Hindi namin alam. Binabalik namin siya para siya ibayaran. Ayaw niyang bumalik. Okay. Ang sinasabi ko po, Sir, mga kapatid, yung sa Grab driver delivery. Okay, I'm not talking about kasama ng mga Grab driver sa kotse, sa sakyan na maghati ng mga pasero. I'm talking about Grab driver sa delivery. So, Sir, anong gusto mong mangyari ngayon, Sir John? Sa akin naman po, Sir, nagtiwata, hindi naman kami galit sa kanya. Ang nasasama lang po ng loob namin, Sir, hindi kami masasamang tao, pero tinurog niya yung pagkatao namin. Nung nakita po namin yung video, talagang ito po aminin namin sa inyo. Tinawagan namin siya nung nakita na po namin yung video at pinagbantaan talaga namin siya na itidimanda namin siya. Kasi alam namin bawal yung ginawa niya, nakinunan niya kami ng video na hindi namin adam at pinablish niya sa public. Okay, sana po sana. May in-house lawyer kami dito, si Attorney Garrett Tungol. Attorney, ang sinasabi ngayon nitong si Mr. Chua, binibidyoan sila nang hindi niya alam at wala siyang pahintulot, and then after that, the video was posted online. Yes. Social media. Was there a violation? Sir, mukhang ang pinapalabas nila is mas na-offend sila by the very fact na nasira ang pangalan nila online. Right. Since ginamit ang Facebook as yung method of that, I'm guessing ang cause of action na kanilang pinatutunguhan ay cyber libel. Now, babalik tayo dapat ano ba ang aspeto ng libel. Ang libel kasi public and malicious na napagsasabi ng isang krimen, action o pagkukulang ng isang tao na kinasira ng pangalan mo. Ngayon, yung malice ang nagkukulang dyan. Kasi hindi naman masama ang balak ni Sir Cedric nung pinost niya yung video. As a matter of fact, rinilay niya lang yung nangyari. Pero yung sinasabi kasi ni Sir June, yung pagbibidyo sa kanya na hindi rin niya alam at walang pahintulot. Well, sir, hindi naman siya magiging factor. Kahit videohan ka ng walang pahintulot, at that time, wala ka ng expectation of privacy kasi lumabas ka naman ng bahay mo if I see the video correctly. Okay, so sa labas ng bahay. Yes. So he was in a public place na kasi yes, sa labas na ng bahay. Pero kung sa loob ng bahay, bang usapan? Yes, sir. And it would fall under an issue lang of admissibility, whether patitignan ng korte ang video mo o hindi. Okay. So ganito na lang po, Sir June. Pag-ayusin ko na lang po kayo. Okay ba sa'yo, Sir June? Okay po, Sir Rabi. Ayaw naman po namin talaga ng away. Hindi po kami nakikipag-away. Talagang umilit lang po yung ulo ko noong time na kung dahil nga po siya, inigilid kami magbayad ng doble na hindi naman natin kailangan. Okay, sige po. So, Sir Cedric, willing ka ba makipag-ayos kay Sir June? Okay, para hindi na lang tsaka makabiyahe na rin ako. Okay. Hindi rin kasi ako nakakabiyahe kasi nagbanta rin po. Okay, so wala nang bantaan on both sides. Tapos si Sir June, babayaran yung pera na hindi na ibigay sa'yo dahil dun sa order. Ire-refund naman daw po ni Grab na 1 to 3 days daw po. Iwe-wait pa na lang. Hindi, kahit na ire-refund ni Grab para pagpapakita ng sinseridad na nakikipag-areglo itong si Sir June, bibigyan niya as a sign of good faith. Tama ba ko, Sir June, if you will, kung papayag ka? Kasi sabi mo, tinatawagan mo naman siya para bigyan siya ng pera. Ano po yan eh? Yun ang ano na kailangan namin siyang bayaran kahit nagbayad kami kung saan na babayad po kami kung po kami magbayad. Apa, kailangan po namin ito tawanan. Okay. Kaya lang yun nga po ang kinasasama lang po talaga ng loob ko, talagang decision niya na kami po ay uuwa sa akin yung pagkatao namin. Actually sa una pa lang po nakikipag-arreglo na ako sa kanya pero hindi niya kami pinakinggan. Talagang intention niya na approach yung video at siraan kami. Alright, so ganito na lang po, willing ko kayo na bayaran na lang para matapos na yung order ninyo, and then ito naman siguro si Sir Cedric on your part, baka pwede yung pakibura na lang yung video. Opo, nabura na po nung gabi pa po kasi pinabura po sa akin. Okay. Kaso po late na, Sir Rafi, may mga nag-share na at pinost din sa YouTube yung video namin. Ganito na lang po, sir, kasi mapapanood po ito na napakarami. Kung sino man po yung mga nag-post ng mga videos afterwards, mapapanood po nila ito. So magpakatawaran na lang po kayo, sir. Sabi mo, ibibigay na yung pera na hindi nyo na ibigay kasi tinatawagin nyo naman pala siya from the start para ibigay
yung perang hindi na ibigay nung mag-order kayo. And then humihingi ka siguro ng sorry sir dahil siya po ay napagsabihan niyo po ng layas. Masakit nga naman po yun. On the other hand, kayo rin po siguro sir Cedric, mag-sorry din po siguro. Ako, ito opinion ko to ano, kung tutusin sir Cedric, yung pag-post mo ng video at nag-viral sa buong mundo, masakit nga naman yon. Although wala kang masamang intention siguro doon, siguro ginagawa mo sa lahat ng mga customer mo yon ang pagbibideo para masiguro na natanggap yung order na ikaw ay safe. Walang iniwan yan sa mga pulis na sa kanilang katawan merong body camera para i-record lahat ng kaganapan. So I don't see any violation to that, kung totoo sin. However, yung sinasabi nga ni sir, inaamin naman niya si Sir Jun yung kanyang pagkakamali. Yun nga lang, masakit na kumalat at lumabas siya masama at ngayon binibilify siya worldwide. So baka gusto mo sir, kahit papaano, mapalubag loob itong si Sir Jun. May gusto ka sabihin? Sorry po talaga kung na-post ko, tsaka kung nag-bite naman po kayo siguro, hindi ko naman siguro mangyayari. Sorry po talaga sa nagawa. Alright. Sir Jun, public apology po yung ginawa ni Mr. Salaya. Sino po ba ako siya babi para hindi magpatawad? Pinatatawad ko po siya talaga. Pinatatawad ko po siya talaga. Kung ano man din yung nasabi ko sa'yo na na-tension ng ating pag-uusap, patawarin mo rin ako. Hindi ko intensyon na magsalita ng ganun. Okay, very ako well, sir. Ako'y nadala lamang ng ating yung mainit na ating diskusyon. Actually, ang isa lang masakit din sa akin, pati yung anak ko na damay po din sa video. Okay, Shannon, may gusto mo kayong sabihin? Queen Cedric, gusto lang kita kamustahin pagkatapos nung nangyari. And gusto ko lang sabihin sa'yo na kahapon pa, tsaka nung kahit matapos na yung diskusyonan natin, nung nag-order kami sa'yo, nagkaroon nga ng andaming problema, hindi na kami galit sa'yo. And kahit nung nalaman namin na kumalat na talaga yung video, sobrang, Kuya Cedric, ako na nagsasabi sa'yo na depressed ako, hindi ako makapasok sa school ko, pero hindi ko na yun tinitake against you at pinapatawad na kita buong puso ko. At gusto ko lang din sabihin sa'yo na next time, maging careful na tayo, pati rin kami, hindi lang ikaw. At wag mo nang gagawin yun na magbibideo ka ng patago tapos i-upload mo on social media dahil hindi talaga yun maganda. Kahit siya ang panic, tignan po, Kuya Cedric, hindi po yun maganda. At pinapatawad na rin kita, Kuya Cedric, wala na akong sama ng loob sa'yo. And gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal ka ng Diyos. Sana maging lesson na sa atin to, po, family ko and sa'yo. Yun lang po. Okay, Sir Cedric, meron kayong gustong ibigay na reaksyon sa sinabi po ni Miss Shannon? Sige po, tinatanggap ko naman po. Sorry din po sa nagawa ko. Kasi hindi ko rin po talaga na-control yung sarili ko na gawin yun. Kasi kung nag-quiet po talaga kayo, hindi po tayo aabot sa ganun. Pero okay na po yun. Wala na po problema sa akin. Sorry din po talaga. Parehong nag-apologize. Parehong nag-public apology. Para sa akin, tapos na yung problema. Okay? Felicia Rappi and Cedric, welcome kang bumalik dito sa bahay namin para maibigay ko sa iyo yung kabayaran pa para sa iyo. Yung time na yun, talagang wala lang akong hawak na pera dahil hindi maka-withdraw dahil sa quarantine. So ngayon, pwede kang huwag kang matubili na bumalik dito sa bahay namin para ibalik sa iyo yung binayaran mo. Sir Cedric, okay ba sa iyo? Pupunta ka sa kanila para kunin na po yung pera? Wala kami gagawin. Wala raw, gusto lang niya makipagkaibigan na. Baka pwedeng kahit na mangumusta ka lang, Sir Cedric, makita kayo, magkamayan kayo. Well, bawal palang kamayan ngayon. Usap lang. Sige po, okay lang. Pupuntahan mo sila. Sige po. Pag may time lang kayo, Sir Cedric, i-text nyo kami and then kami po ang magte-text kay Sir Jun at kay Ma'am Sianan para sabihin na parating ka na para masiguro na nandoon sila. Okay, Sir? Okay po. Andito lang naman po kami, Sir Rafi, kasi naka-quarantine po. Wala po kaming papupunta ang ibang lugar. Okay, sige po. Rafi, may sabihin lang po sana ko or itatanong, yung video po na kumakalat, wala po bang paraan para ma-take down yun? Opo, magandang question yan. Mahirap po na isa-isa po natin, tatawagan yun, iti-trace. However, ito pong interview sa inyo, buti nga po, pumayag kayo na ma-record to at ma-upload sa YouTube. Mapapanood po ito ng lahat at makikita po nila na nagpakatawaran na po kayo. At nakita po ng taong bayan na yung inyo pong side na pakinggan na po. At lalo pang very important, kayo po ay nagpakumbaba at nag-reach out kayo kay Sir Cedric. I don't think yung mga video na po yun, masasapawan po yun ng videong ito. Kakalat po ito, ma'am. Kakalat ito. Okay? Okay. Salamat po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Sir Cedric, thank you. Ito, matindi itong reklamo ito. Ikikwento sa atin ni Sherry. Sherry, meron ako na rin mga kalampag. Ano nangyari dyan? Maraming
barangay na po na nagagalahiti na po yung nagre-reklamo, idol. Sinugod po nila yung kanilang barangay gamit po yung mga kawali at kagalitan yan. Dahil 2 weeks na daw po sila, idol, hindi nakakatanggap ng konsula sa kanilang barangay. Pipiliin lang daw, bibigyan ni Kapitan yung mga nandito. Papayag po ba kayo? Ayaw lumabas ng Kapitan. Magandang hapon po dyan sa inyo sa barangay Muzon, Taytay Rizal. Ma'am Presi, bakit meron kayong mga dalang kardero? Sir, kami po ay lumapit sa inyo pang ipaalam na 2 linggo na po kaming naghihintay ng tinatawag na relief pero hanggang ngayon po ay walang dumarating sa amin. Ang kapitan namin dito hindi nagpapakita sa amin. Opo, nagtatago. Hindi po niya maibigay ang suporta sa aming mga taga-Muzon. Kaya po siya hindi lumalabas dahil takot na sugurin na uli. Lagi namin pinupuntahan sa barangay upang bigyan kami ng makain. So, tama lang po na sugurin nyo. Ilan po kayo lahat dyan, ma'am? Nasa 300 plus po kami sa Crispin compound na yon. Pero hindi po kami nasusuportahan. Ma'am Presi, kahit minsan di kayo nabigyan ng relief goods? Promise po, idol. Hindi po kami nabibigyan. Sino po mayroon nyo dyan sa Taytay Rizal? Si Jorick Gacula po. Napabalita po si Mayor Gacula na positive daw po sa COVID. Opo, opo. May tinatawag ngayon line of succession. Dapat ang susunod dyan si Vice Mayor. Opo. Ang siyang makikipag-usap sa inyo. Wala pong nakikiusap sa amin, sir. Kahit po katauhan sa munisipyo, wala pong nambabahay-bahay sa amin. Na kung ipaliwanag man nilang maghintay lang o ano, wala po. Walang nakikipag-operate sa amin. So ni minsan po, wala kayong natanggap na paliwanag kahit na kanino mula sa barangay o mula sa munisipyo? Wala po, sir. Wala po talaga. At pag pumupunta po kami ng barangay, sasabihin ng mga tanod doon, maghintay lang kayo. Kahapon po, sinugod na naman namin. Yun pa rin po ang sabi, maghintay. Pag election time, kakatok yung pinto-pinto, kusa kahit hindi kayo humihingi, binibigyan kayo ng mga kung ano-ano. Tama ho? Opo. Ngayong panahon na kailangan nyo kanilang tulong, nga. Yung mga anak namin, mga apo namin, nagpihiyawan na. Eh wala naman po kaming mga trabaho, siyempre po nakalockdown. Wala na kaming mapagkukunang maibili. Paano kayo nagsusurvive dyan ngayon? Ako po, kinakapalan po talaga ang mukha ko, manghingi sa may bigasan. Text galing kay Kapitan. Tinawagan namin, binabaan kami. Sorry, I can't talk right now. Talagang bastos po itong inyong chairman. Nag-text po sa amin, I can't talk right now. Excuse me po. Hello, magandang hapon po. Si sino po sila? Ano po kayo diyan, Connie? Desk officer lang po ako dito, sir. Ma'am Connie, nasaan po yung chairman ninyo? Naka-quarantine po. Bakit po? May COVID ho ba siya? Positive po siya? Okay, kung nakasalamuhan niya po si Mayor, sino po yung next in line na pwede yung makausap dyan? Wala po, sir. Pasensya na po, mama. Napakawalang hiya nyo naman po lahat dyan sa barangay nyo. Napakabastos nyo. 2 linggo na po pabalik-balik yung inyong mga constituent para humingi ng ayuda, nagugutom na, pero wala kayong pakialam. Si chairman, tinawagan namin, kahit nasabi natin nasa quarantine si chairman, tatawagan namin, tinatablang tawag namin at sinasabi, I can't talk right now. Hindi ako maniniwala, ma'am, na hindi nyo po nakakausap si chairman. Maliban na lang kung si chairman is... Hindi po talaga namin nakakausap. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Echeverry. Yes. Sa barangay Muzon, Taytay Rizal, yung mga presidente, 2 weeks na po, hindi po nakakain na. Lumulusob na po sila sa barangay. And yet, wala pong gusto magipag-usap sa kanila sa barangay. In fact, si chairman, tinawagan namin, tinetext back kami, kinakancel ang tawag namin, sinasabi, I can't talk right now. Si mayor po, hindi makausap dahil daw po, positive sa COVID-19. Barangay Muzon, Taytay Rizal. Kasi sa tatawagan ko na rin po yung PNP at saka yung military dahil para mapigilan po yung mangyaring riot pag hindi ho ito naagapan. Sige po. I'll get back to you on this. Sige po. Thank you po. Magandang hapon po sa inyo. Hello? Kenal ba? Kaya po ako napatawag dahil meron pong nangyaring kakunting kaguluhan na ngayon sa Taytay Rizal. Sige po. Ano po nangyari? Kasi po, 2 weeks na nagugutom na po yung mga taga-barangay Muzon, Taytay Rizal. Wala na sila makain, nag-rally na po sila sa harap ng barangay, dala-dala yung mga kardero nila. And ito pong si chairman, hindi sila hinaharap. Yung mga kagawad, nagtatatago. Yung mayor po, nagtatatago. Yung vice mayor, kagawad, councilor, everybody po, nagtatatago. Now, ang aking tansya, kapag ito po'y tumagal pa na another day, baka riot po itong kahinatnan. Sige po, salamat po. Akin pang pupunta po agad at na maayos po itong situation.
Opo. Para mahintong ko po itong pangyayari nito at baka nga po din mag-escalate. Mag-escalate nga po talaga ito, sir, pag ninanggapan. So, opo. Dahil po sa inyo, sir, mapipigilan to. Tatawagan ko na po agad. Sige po. Salamat po, sir. Salamat. Magandang hapon po sa inyo, sir. Alam mo, Chairman, isang dangkal na lang, magkakaroon na po ng riot dyan sa inyong barangay. Nasaan ka ba, Chairman? Ba't ka nagtatatago, sir? Ay, hindi naman ho. Tayo po ay natusan po na mag-self-quarantine. Walang problema kung ikaw po ay mag-self-quarantine. Pero anong ginagawa po na inyong mga kagawad? Anong ginagawa po na inyong barangay secretary? Kasi itong mga constituent nyo, sir, gutom na, dalawang linggo na, sir, hindi nakatanggap ng ayuda. Pumupunta sila sa barangay, kinakatok kayo't, may daladalang kardero. So, natukoy po namin lahat po, no, ang ating po mga indigenous dito po sa atin sa barangay. Sila po ang pinrioritize natin para po bigyan sa mga relief goods. Pero lahat po yan ay mabibigyan. Meron po tayong umiikot na mga tao. Kung merong umiikot na tao sa inyo, bakit dalawang linggo na, sir, kulang na lang matawag natin tong sit-down rally sapagkat gutom na sila? Naliligay nga po kami. Pero ang ginagawa po namin ay pinapapasok po namin ang mga tao sa kanilang bahay at doon po namin ibinibigay bahay-bahay. Eh kung nakikita nyo lang po at mga panahon na yun, ano, eh talaga hong nasa labas ang mga tao. Sir, kaya sila lumalabas sapagkat gutom na sila at naghahanap sila ng makain. Yun nga po, kasi po kami ay nagbabahay-bahay, dinadala po sila ng chairman nila. Ang problema lang ho, no, yung kung chairman na nakatalaga doon sa kanilang lugar, ay inaway po nila. Sinungaling po yan, hindi po totoo yan. Kaya po humingi kami ng tulong. Hindi po totoo yan. Hindi po kami nalabas ng bahay. Kung meron kami pagkain na sinusuktong kanila. Chairman, kung hindi pa ako tumawag sa ating PNP, kung hindi pa ako tumawag sa DLG, hindi nyo pa kami sasagutin. Kasi nga, may punto nga itong mga residente. Kasi Chairman, kung ginagawa nyo na po yung trabaho ninyo, hindi naman sila magkakagulo. Sino bang gusto ng gulo sa ganitong panahon? They rather stay home. Kasama nila yung mga bata, mga anak nila. Okay? Hindi nila isasakripisyo yung kaligtasan ng kanilang mga anak, lumabas at para manggulo lang. They don't have time for that. Kaya sila nasa labas ngayon, Chairman, sapagkat gutom na sila. Kaya nga po nag-iikot kami, ang ating po mga prok, Chairman, para kong mabigay ng relief. Hindi po totoo yan. Wala po. Sinungaling po yung kapitan yan. Chairman, ginagawa niyo yung trabaho niyo na maayos, ba't kinakailangan pa pong manggulo itong mga tao o bakit kinakailangan pa nito mga tao lumabas? Disiplina po talaga ang naging problema po namin. You have the gall to call these people na walang disiplina, samantalang kayo po na mga politiko, kasama ka na dyan, sa panahon ng eleksyon, kayo po ay kusang nagbabahay-bahay, kumakatok, namimigay ng kung ano-nong regalo, hinahalikan niyo po yung mga baby ng kung sino-sinong nanay, pumupunta kayo sa mga binyag, kasal, sa mga burol na hindi ka imbitado. Tapos ngayon, na kailangan tulong ninyo, nga yung mga tao hindi nyo kinakausap. Kayo po yung walang disiplina. Ganun po talaga yun. Pag panahon ng eleksyon, napakabait nyo po lahat, may disiplina po kayo, mamigay. Pero sa panahon nito, kung saan kailangan po tulong dahil emergency, nawawala po kayo. Wala kayong disiplina. Sir, tinatawag namin kayo kanina, sir. Anong sinagot mo sa amin? Sorry, I cannot talk. Naliligo po ako ng mga panahon. Nakita ko lang po kasi pinag-iring. Ito pong mga residente na nagugutom na gagawa po ng maayos na pila dyan sa inyong barangay, bigyan nyo po sila ng mga stab, pipirma sila, i-verify nyo sa kanila, once na verified talaga sila ay residente ninyo, iabot nyo na po yung relief goods, wala na marami pang sat-sat. Okay, sir? Pwede ho namin puntahan yan, pwede ho namin abigyan ho yan. Basta ho, yung hindi na magpapawain yung mga tao natin. Chairman, makinig ka. Okay, isang representative po ng grupo, ang makikipag-uusap po sa isa sa mga tauhan mo dyan sa barangay hall, isa lang sa kanila. Para yung isa sa kanilang representante, yun ang magbibigay sa iyo ng mga pangalan ng mga pamilya na hindi pa nakatanggap ng ayuda, and then pupunta nyo bahay-bahay. Apo, idol. Ma'am Presi, punta ho kayo sa barangay hall ngayon para kausapin kayo. Okay ba sa inyo, Ma'am Presi? Okay. Apo. Alright. Kanina po, kausap ko lang po yung provincial director ng
Rizal. At ngayon daw po mismo, yes, magpapadala siya ng kanyang mga tauhan para puntahan at kausapin yung mga kinaukulan dyan, yung barangay chairman, kagawad, councilor, vice mayor, lahat-lahat. Kasi sinabi ko nga, kapag ito po'y napabayaan, mag-escalate ito, magkaroon ng riot dyan. At siya naman po'y nag-agree. Opo. Ngayon naman, tunghay natin ang isang reklamo ng mga volunteers sa may Ramirez Subdivision sa Quezon City. Nasa telepono na po si Ma'am Jenny May, isa po sa mga volunteers. Miss Jenny May, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Idol. Sige, pakikwento po itong inyong reklamo, Ma'am Jenny May. Kami po ay mga volunteers na gumagawa ng face shields na dinodonate po namin sa mga ospital at mga frontliners po. Okay. So far po, meron na po kaming nasendan na around 1,500 po na face shields. Okay. Marami na po nakinabang mga police at ospital and doctors. Medyo na hihirapan po kami ngayon na magpatuloy sa pag-ooperate dahil sa unofficial na asosasyon po ng ano namin, ng subdivision. Meron po kasi silang pinapatupad na batas. Sila po. Hindi po sila registered na asosasyon. Wala pong nangyaring po naman sa mga taga rito. Bigla na lang po kami nagulat na meron po wala silang asosasyon at may presidente at mga miyembro or ano po, na nagpapatupad po ng ganon. Napakalapit lamang po namin sa gate. Subalit kami po ay inipilit nilang lumabas. Yun nga po ang ano namin, Idol. Gusto namin nasa loob lang kami. Gumagawa kami ng paraan para makatulong. Ma'am, anong pinagreklamo niyo po, ma'am? Means lang po kasi namin ang delivery ng materials saka sinesend po namin yung mga face shields po sa ospital. Through lang po. Okay, teka muna. Okay. So, bakit kinailangan niyo po pumasok ng Ramirez Subdivision? Dito po kami, sir, bali, nasa loob po kami ng Ramirez Subdivision, pero may sarili po kaming HOA. Yung amin po ay legal at registered na dapat hindi po nila kami sakop. Okay. Nakiusap po kami ng ilang beses sa kanila na kung pwede i-consider nila na, sir, kami po ay gusto namin sumunod sa batas po na hindi po kami lalabas kasi yun nga po yung sabi. Ang nangyayari po nito, dahil gusto po namin magpatuloy na makatulong, kami po ay kinakailangan lumabas doon mismo sa may gate kasi ang sabi po nila, batas nila, sumunod kayo. Ma'am, sandali ma'am, para magkaintindihan tayo. So, sa loob po ng subdivision, meron pong pagawaan ng mga face shield. Opo. Okay. Mga volunteers gumagawa kayo ng face shield. Matapos niyo po gawin yung face shield, gusto niyo po ilabas ng Ramirez Subdivision pero hindi kayo pinapayagan na mailabas yon. Ganun ba? Opo. Hindi po pinapapasok ang at mag-pick up po ng mga face shield. Ang question po namin sa kanila noon na medical supplies po na dapat po hindi hinaharang sana. Tama. Okay, so in short, maging po yung mga hindi nila pinapapasok. Kayo naman po, gusto niyo pong lumabas, ayaw naman kayo palabasin. So parang ginigipit po yung mga face shield. Na, yun na nga sir, ang nangyayari nung huli nga po, hinaharas na po kami. Ang lumalabas sa bibig nila na kayo, nakikiraan na lang kayo. Kayo pa yung matapang. Sino po presidente po ng ano, Ramirez Subdivision? Armando Samson po. Armando yung Samson. Yung nagharas at nagsigaw-sigaw po sa amin ng nanay ko, asawa po niya. Okay. May pinakita ko kayong picture sa amin, pinadala, na may mga nakatambay doon sa harap ng gate ng subdivision at mga nakasibilyan. Hindi po itong mga nakuniforme, hindi ito sila mga barangay tanod, hindi mga police. So ito po, sila lang binigyan nilang kanilang mga sarili ng pwesto na para magbantay, mag-checkpoint. Opo. Yun na po pinapoint namin, sir. Susunod naman po kami sana. Ang pinapakausap sana namin is pagbigyan sana kami kasi nahihirapan po kami maglabas-masok sa ginagawa nila. Pati po minsan yung rider nagreklamo na, ma'am, bakit ganyan? Nakaharang lagi. Yung checkpoint kayo na pagsabi kong medical supplies, okay naman. Bakit dito sa subdivision nyo kakaiba? Kami na lang po yung nangisingin ng pasensya. Doon sa rider, sabi ko, sir, pasensya na, ganyan talaga. Hanggang sa ilang beses kami nakiusap sa kanila, yun nga po, nagkaroon na ng pagpapahiyan na nangyayari na kung ano-ano nang sinasabi sa amin ng nanay ko. Ang wala po namin nareklamo, hindi po sila official na sa association na magpatupad ng batas. Yun una na po yun. Pangalawa po, mga civilian po yung harap namin, sir. Dapat po ang civilian na sa bahay. Nag-uumpuhan po sila doon. Kasi okay. po,
May mga nagbibigay pong pagkain kasi ang sinasabi nila nagbabantay sila sa subdivision. Ah, para makatanggap ng libreng pagkain, para pinapalabas nila sila yung mga frontliner. Opo. Colonel Almasia, si Rafi Tulfo po, Colonel. Yes po, sir. Magandang hapon po. Opo. Colonel, pakitulungan lang po. Yung pong sa may Ramirez subdivision, meron pong mga hindi naman po pulis, hindi po barangay tanod, gumagawa po silang sarili nilang checkpoint, hinaharam po yung mga pumapasok labas ng mga tao, maging itong mga volunteers na gusto pong tumulong para sa mga frontliners, eh kaya po lang silang checkpoint para makalibre na po ng mga pagkain. So pwede po ba, Colonel, pakicheck na lang po ito, sir. Sige po, sir. Sir, may tumawag po sa akin kanina. Sabi niya kanina, meron daw allegedly makakasin sana ng mga materials para doon sa pitching na harang daw doon sa may Ramirez, Barangay Ramirez, Pandan. Apo. So, ginawa po natin, pinabalidit, pinapuntahan ko ng tulis po natin kaninang umaga para ma-check natin kung meron ba talagang barangay checkpoint na na-establish doon sa area. Okay. So, ngayon, nag-report yung tulis po natin, na-check nila na wala naman daw po yung barangay checkpoint na sinasabi kanina na na-witness kinukomplain nga na hindi daw naharang daw sila, hindi daw na ipasok. Opo. Pero ito po, sir, ipapatik po natin, sir. Sandali po, Miss Jenny May. Yes po. Pumunta doon si Colonel, mga tauhan niya, wala naman daw na nag-checkpoint. Yung sa Ramirez subdivision po, kanina po may nag-pick up lang po ng 100 pieces na face shields na binigay po na 200 po para po sa mga frontliners na police. Po, naharang po, hindi? Naharang po. Lumabas po kami ng gate. Ang sabi po, wala kahit sino pa daw ang tawagan. Colonel, ito pong mga volunteers, sila po ay nakakatulong po sa ating kapulisan, pati sa ating mga frontliners, medical. Inaharang daw po nitong mga taga Ramirez subdivision, at siguro isa sa mga purpose nila para mangutong, or I wouldn't use the word kotong siguro, I'm sorry. Siguro para makalibre sila ng mga pagkain, mga donation, kasi pag nag-checkpoint sila, akala mga legit sila ng mga frontliners, nakakatanggap sila ng mga pagkain, and who knows, baka pera pa rin. So, they stood their ground at palabasin na sila talaga ang mga frontliners doon sa subdivision. In fact, they're not authorized, Colonel, sir. Yes po, sir. Opo, opo. Ipatikin po natin, sir. Ipapabalikan ko po sa tao natin para makonfirm natin kung sino ba talagang grupo na yan na humaharang. At gawin po natin na action, agad na action yan, sir. Opo. So, kayo po ang Station 4 Commander. So, sakop niyo po itong sa Ramirez Subdivision bilang Station Commander ng Station 4. Sir, opo, opo. Ganito pang gagawin natin, Colonel. Colonel, pwede ba ibibigay ko sa inyo ang number nitong si Miss Jenny May, isa sa mga volunteer, para next time kung meron po silang gagawin pick-up or delivery, kapag meron na namang humarang sa kanila, ikaw na mismo tatawagan niya, pwede? Sige po, sir. Anong problema po, sir? Opo. Mas maganda po yun. At direkta silang tatawag sa akin. At kung dadaan man sila doon sa mga control point natin, makasabihan na natin yung mga personnel natin. Opo. But so far sa ginagawa po natin, sir, regular po tayong nag-a-dimiting sa mga tao natin, sa mga tulis natin. Sinapaunawa natin yung mga guidelines na nilinig daw ng EITF. Okay. Isali doon sa mga extended na inaalaw natin papasokin okay. At papalabasin. Colonel, pwede bang arestuin mga yon dahil sila po ay nag-checkpoint na wala naman po silang permiso mula sa DILG o sa Interagency Task Force on COVID-19. Wala po silang ganoon. And yet, sila po ay naglalagay ng checkpoint, nangaharang ng mga tao lumalabas at pumapasok sa subdivision. Baka pwede po silang arestuhin, Colonel? Tama po niya, sir. Opo. Pwede po natin arestuhin niya kasi nga actually sa pag-uusap po nga doon sa mga barangay, meron mga in-establish na mga barangay na which is sinapordinate po natin. So, recommendation ng barangay na kung mag-establish sila ng checkpoint dyan, sinapordinate pa rin sa atin yan. Kasi yung PNP po natin, isang hindi kami doon sa pag-approve doon sa mga okay. Pwede rin sa mga checkpoint nila. Okay, well said. Lalo na kung mga grupo yan na hindi na makasama doon, pwede po natin arestuhin yan kasi wala namang authority yung mga yan para mangharang doon sa mga good volunteers po natin. Good. Okay, so Miss Jenny May, ibibigay po namin ang number ni Colonel sa iyo direkta para mag-usap na lang kayo pag nagka-problema pa. Si Colonel Aman siya po, Ma'am Jenny May, siya po yung Station 4 Commander, may sako po ng Ramirez Subdivision. Okay na sa inyo, Ma'am Jenny May? Opo, opo. Salamat. Colonel, okay lang po sa inyo, Colonel. Ibibigay ko yung number nyo kay Miss Jenny May, Colonel Aman siya. Wala problema po, sir. Opo, opo. Ngayon pa lamang po, Colonel. Kami po ay labis-labis. Nagpapasalamat po sa inyo, Colonel. Sir. Opo,
Thank you. Sir, maraming salamat din po, sir. Maraming salamat po. Miss Jenny May, pagkababa nito, tatawagan mo na, ibibigay namin yung telephone number ni Colonel, tapos magtawagan na kayo ngayon na mismo, and then we'll call you back in a few minutes para tanungin kung nagkaintindihan na kayo ni Colonel, okay? Okay po. Maraming salamat po. Mabuhay ho kayo mga volunteers, Miss Jenny May. So, masaludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Ito po yung pinakalast na segment natin para sa araw na ito. Kakaibang reklamo naman itong ating tutugunan. Wala pong kinalaman naman sa COVID-19, kundi panduloko, pandarambong. At ang dami na pong mga nabiktima. Ito nga po, viral and trending sa social media. Marami pong transgender women po ang lumantad. Matapos po silang mabiktima ng catfishing o yung paggawa po ng fake online identity na isang kilalang filmmaker po na si Sam Morales. Ma'am Sud, pwede magpakikwento sa amin paano kayo naging biktima nitong si Sam Morales? Pinalamtak ng isang kaibigan ko na mayroong nag-viral na post. Post po na yun ay may isang transgender woman sa Cebu, okay, na nabiktima ni Sam Morales. Okay. Nagkaroon ng isang online relationship, okay, na nagsimula sa Tinder. Okay. At tumagal po iyon ng 8 buwan. Tapos po, sakalang nalaman nung woman na kalukuhan pala yung lahat. Pinost niya sa social media yung naging karanasan niya. Nung nabasa ko po, na-realize ko na isa din po pala ako sa mga biktima. Kayo po mismo, paano kayo na biktima nitong Sam Morales na ito? Katulad po sir, sa ginawa niya dun sa biktima from Cebu, gumawa po siya ng isang fake account sa dating, okay, app, okay, na ang litrato po ay litrato ng isang lalaki. Yung lalaki po na yun, totoong tao po siya, si Bill Argana. Kasama niya po sa production niya. All of the victims po, ang akala po nila, ang kausap nila, ay yung si Bill. Pero hindi nila alam, si Sam lang pala yung nasa likod ng account na yun. Although, nagiging maingat man yung iba dun sa mga naging victima, napatiwala po talaga sila ni Sam dun sa scheme na ginagawa niya. Kasi po, yung lalaki po na ginagamit niya sa larawan, nauutusan niya po na paminsan-minsan ay pag-video call sa mga biktima, pagpadala ng palitrato, at may instances pa na nakikipagkita in person. Kaya po, nakikipagkita in person, ito pong ginagamit niyang lalaki sa litrato na si Bill. Yun po yung nakikipagkita sa mga biktim. Yes po, sir. Sino pong gumagastos, yes, po, sa day? Doon po, sa akin po kasi personally, yung talang nangyari ganun. Pero po doon sa biktima from Cebu, pinaniwala po kasi siya na, dahil po magka-relasyon sila eh, ang alam niya eh, pinaniwala po siya na gusto na ng lalaki na makipag-sama sila sa Cebu. Kaya ginawa po ng transgender, nagpunta sa Manila para i-meet yung lalaki. Pagkatapos nila kumain, nung nakita, bigla na po ang hiniwala yan. Kasama si Sam at that time? Opo. Karamihan po dun sa mga pangyayari sa mga iba't ibang biktima, palagi pong nasa larawan siya. Yung transgender woman po sa Cebu, sa pinakahuling beses na nakipagkita yung lalaki, nakipag-meet na naman po dito sa Manila, nagpunta na naman po dito sa Manila. Kasama na naman po si Sam. Umalis lang yun si Sam, tapos nakipag-hiwalay na yung lalaki. Si Sam Morales ba nang hutot ng pera sa mga victim? Bakit niya ginagawa to? Dahil ba sa pera? Or ano bang kanyang reason for doing this? Kakaiba po itong kaso ni Sam sa pangkaraniwang nakikita natin. Dahil po, di ba kalimitan gumagawa ng ganitong mga account para manloko? Makapera? Okay, manghutot. Opo. Pero parang si Sam po, in my opinion, is a social predator. Para pong yung satisfaction po niya, ay nakukuha niya sa pang-torture emotionally sa mga nag-ibig. Kung titignan po natin yung case nung transgender woman sa Cebu, magka-relasyon po sila. During that 8 months, makikipaghiwalay bigla yung lalaki, makikipagbalikan, makikipaghiwalay, makikipagbalikan na naman. Kaya po, compounding emotional torture siguro yung matatawag. Nakabalik na rin po, sir, para lalo niyang papaniwala na totoo po yung relasyon, na mahal siya, ng mahal yung mga transgender ng lalaki, nakakausap nila. Siya pa po yung gumagastos para magbigay ng mga regalo, magbook ng hotel, kumuha ng mga tao para tumulong sa paggawa ng mga school project. Ano po mga regalo halimbawa, ma'am? Yung sa nabasa ko po kasi dun sa nag-viral na post, design student po kasi sa Cebu yung
biktima. Opo. Kaya po kumuha ng mga tao na gumagawa ng mga plates para sa school project. Sa kaso po ninyo, ma'am, paano niyo po nakainkwentro ito? Hindi niyo po buho pa siya nakaharap face to face? Kahit man lang sabi niyo, yung nasa litrato na si Bill, nakasama siya? Hindi. Puro ganito lang po sa social media at si Bill ang nakausap mo sa FaceTime, ganon? So personally po, ang nangyari po kasi sa amin, nag-match kami sa date app at doon na nga po kami nag-chat. Nagkataon lang po na kaibigan po talaga sa Facebook si Sam. Tapos po nakita ko sa mga in-upload niya na larawan na yung kachat po kasama niya sa picture. Kaya po napaisip ako na totoong tao siguro talaga to. Kumbaga nawala na po yung doubts po na baka poser account. Dahil po nakita ko na kasama yung kakilala ko eh. Totoong tao eh. Talaga nagpunta sila. Si Sam, ma'am, kakilala mo talaga to pero hindi mo alam siya yung Sam na nanluloko sa mga transgender. Ano to, kaibigan mo matagal na itong si Sam? Ano, kapitbahay? Family friend? Family friend po. Kasi magkaibigan po kami ng nanay na. Kaya po, nakakilala at nakakasama ko siya sa ilang mga social gatherings. So, never it occurred to you na ito yung nasa likod nitong panluloko sa mga transgender? Hindi po ako nakapaniwala, sir, na gagawin niya. Siguro maintindihan ko pa sa iba na ganun kalakas yung loob niya, pero yung mga personal na kakilala niya, na kababayan niya, na alam po saan siya nakatira, hindi ko po akalain kaya po ano. Ang sa kanya ho pala is yung satisfaction na makita niya na nakakapanloko siya na mga transgender at habang nasasaktan yung kanyang biktima, nasasarapan siya. Parang ganun ang dating, ma'am. I-rationalize po natin. Dahil po walang ibang benefits na nakukuha eh. Mm-hmm. At mga po siya nangihingi sa mga biktima niya. Paano yan, ma'am? Pagkapag ayaw na niya, basta na lang hindi niya na kayo kakausapin o meron mo na sasabihin, sasaktan mo na kayo na ayaw ko na sa'yo, stop ng relationship natin at wala ko ibibigyan na rason, period, ganon? Or basta na lang siya tatalikod? Yung sa personal na experience ko po, ang huling pag-uusap namin ay magkita kami. Tapos po, isang araw na lang ako, naka-block na ako, hindi ko na siya ma-message. Kayo po ay na-inlove na sa kanya? Napa-inlove niya po kayo? Hindi po ako, hindi. Pero po, karamihan ng mga biktima niya, dahil po tumagal ng taon, yung iba po nagpatattoo pa ng anniversaries nila. Mo? Ganun po kalalim yung ginawa niya na torture sa ibang mga. Ito pong ginagamit niya na litrato, itong si Bill na tauhan niya sa production, hindi niyo ba nakausap siya para tanungin na, hoy, Bill, bakit ka nagpagamit? Pati ikaw maipit dito. Ayon po sa explanation ng Bill dun sa isang na biktima, kaya na daw po ginagawa yun, eh dahil parte siya ng production team ni Sam at binibigyan siya ng body cakes. Pero pakaramdam ko po hindi naman tamang justification nun. Ano pong pangalan ng production company nitong si Sam? Sir, hindi ko po alam kung ano yung pangalan ng production team nila. Pero ilalang mga brands po yung nakakatrabaho niya at nagagawa po siya ng mga commercials, mga shoots para sa mga adalakitan. So, hindi nyo na po nakakausap to? Kasi kami po, ma'am, hindi namin makontak-kontak to, although we're doing our best na para makontak siya. Pero kayo po, when was the last time na nakausap niyo po siya at ano po yung naging pag-uusap niyo? So, sir, nung nabasa ko po yung nag-viral ng post, nung nakimasmasa na po muna ako, saka ko po naisipang i-message siya sa Messenger. Po, dini-activate niya lahat ng social media accounts niya dahil po trending siya sa buong Pilipinas eh. Pero na-message ko po siya na sinabi ko po sa kanya na alam ko na yung ginawa niya, nag-viral siya sa Twitter and Facebook at gusto na burahin niya lahat ng mga pag-uusap namin sa account na ginawa niya na hindi ito. In-acknowledge na po, sinabi niya po na matagal niya ng binura at humingi po siya ng patawad. Pero maliban po doon, wala na. Kayo ba'y nakapagpadala sa kanya ng mga private picture na later on pwede niyang magamit against you, pang-blackmail sa inyo? Kasi po, emotional torture wala masyado sa akin personally. Pero ayun po yung pangamba ko dahil po naging, alam ko po, palagi niya pinapayo na wag gagawin ito. Pero unfortunately po, in this case, nagawa ko. Oh. Kaya isa pong cause of stress talaga. 2 days na po ako hindi nakakapag. Pag dinaginawa niya yung ma'am, dagdag lang problema sa kanya. Pero ma'am, next time please, paulit-ulit ko sinasabi, siramplaka na ako. Don't.
please don't. Sabi niyo po ma'am, hindi na iba itong si Sam Morales, family friend niyo. Hindi niyo ba nakakausap yung mga kamag-anak niya o parents niya para singilin na, hoy, ba't ginawa to ni Sam sa amin? Hindi naman tayo iba na? Nag-text din po ako sa mother niya na sinabi ko na, kung tinanong ko muna kung alam niya ba yung nangyayari sa niya. At sinabi ko po na pati ako na biktima ng anak mo, pakisabi sa kanya na burahin yung conversation namin. Ang sagot niya lang po sa akin, matagal nang nabura, pasensya ka na. Maliban po dun, wala na. Wala man lang yung parang, hayaan mo, wala pag po, kausapin ko, I'm so sorry, hindi ko kalay magagawa ito ng anak ko, wala. Siguro po sir, naiintindihan ko na baka na-stress siya dahil sigurado pong apektado yung kinabukasan ng anak niya. O siguro din po dahil nga po ayon sa mga kwento ng mga kakilala namin dito, kabataan pa lang ni Sam, talagang madalas na lang gawin to sa mga tinatarget na, which is ayun nga, trans women and gay men. Babae o lalaki ba itong si Sam, ma'am? Pero sa pagkakaalam ko po, babae sa... Gusto niyo pong manawagan sa kanya kasi sinusubukan namin siyang tawagan, talagang hirap kami. Pero pag ito po ay nasampahan natin ang kaso, lulutang to. Hingi siya sana ng tulong sa mga profesional na kayang i-address yung mga problema kung ano man meron siya. Hindi sapat na dahilan na nabulikan yung kabataan mo para magkaroon ka ng karapatan na saktan yung ibang tao na wala namang ginagawa sa'yo. Meron kasi kaming in-house attorney dito, ma'am, ano? Si Attorney Garrett. Attorney Garrett? Yes. Okay, kanina ka pa nakikinig doon sa pag-uusap namin ni Ma'am Sud. Yes. Meron bang pwedeng maikaso dito laban kay Sam Morales? Based sa modus operandi niya, sir, na in-explain ng complainant natin, what I could see is a civil case for damages. Civil case? Yes, sir. Yun ang pinakauna natin pwedeng i-pursue. Okay. Kasi first of all, in-explain na nga ni ma'am na may sleepless nights na siya dahil sa ginawa. Tapos torture. Emotional torture. Mm-hmm. That's correct. So nag-fall under yun sa case that they call torts case and damages, which is under civil code articles 19, 20, and 21. I would suggest sa criminal aspect naman, it would be unjust vexation. Aggravated dahil gumamit siya ng means of yung devices, cyber devices, under the cybercrime law. Meron po doon exact provision is section 6. Any crime committed using cyber devices, na-aggravate po or tumataas po pwede. Yung bang nakipag-sex sa mga victim, yung ginamit niyang tao and akala ng victim, eh yun ay si Sam. Would it be rape or? Under the very strict definition of rape po under our penal code, hindi pa siya nagpo-fall under. Dahil very strict ang interpretation natin ng criminal laws, a rape occurs when there is sexual intercourse using force or intimidation. Using force. In this case, walang force. Walang force. Walang intimidation. Walang intimidation. Walang deprivation ng senses, which means kung tulog ka ba, or yung ability mo to comprehend, or nilasing ka ba before that, wala okay. naman ako nakikita. Walang ganon. So ang ginawa siguro is, correct yung sabi ni ma'am, vitiated consent. But that's not enough to establish rape as of now. So unjust vexation, tapos yung isa, yung sabi mo, RA 1920, 1921. Yes. At pwede itong civil yes. case. Ma'am Sud, willing ho ba kayo magsampa ng kaso laban sa kanya? Ako po, sir, personally, unless mag-leak yung photos na napadala ko sa kanya noon, for now, I'm fine. Mm. Pero tulad nga po na sinabi ko, hindi po naging ganun kalalim yung naging relasyon ko with the fake account that Thomas is saying. Okay. Naliwas doon ang mga bigla na taon yung inabot o buwan yung inabot ng torture. So, siguro mas yung iba, mas kailangan. Okay. Na. Itong ibang victims. Ilan na po ang total sa palagay niyo po, ma'am, sa tansya ninyo? Sa huling nakita ko po dun sa mga kinulate nila na nag-share ng mga storya, 7 siguro. 7. 6. Okay. So, halimbawa, ma'am, itong 706 na eksampa ng kaso laban sa kanya, willing ba kayong lumantad bilang pandagdag witness sa isa sa mga naloko para mas lalo mapalakas yung kaso? Sir, actually po, wala talaga sana akong balak na makigulo dito sa issue na to, mag-post po. Ang unang pong naisip ko talaga na nakita ko na pati ako na biktima ko, mananahimik lang ako. Pero naisip ko po, base dun sa post na nag-viral, madali po kasi bumalik si Sam isang araw tapos sabihin niya na hindi totoo yung kwento ng victim. Kaya po naisip ko na i-publicize o i-post publicly yung apology niya sa akin para po matulungan yung mga biktima na ipakita na totoo yung hindi po magiging he said, she said.
Okay. Kasi po, na may acknowledgement coming from her na ginawa niya yun at nag-apologize. Meron itong nasabi si ma'am na naisip ko na pwedeng gamitin defense nitong si Sam Morales. Mm-hmm. Pwede niyang ilalaglag itong si Bill. Sabi niya, sinungaling niya si Bill. Yes. Hindi ko inutusan yan. Siya talaga yan. Siya talaga yung nanluloko. Mm-hmm. Walang kinalaman dyan. So, lusot ba si Sam dito? No, sir. Kasi when it comes to criminal litigation, this is what we call co-conspirators. Mm. So, parehas lang ang turing natin sa kanilang dalawa. Kahit maglaglagan yan, the fault of one is the fault of all. Sila pwede maglaglag. So the fact na tinuro ni Bill si Sam at it so happened dun sa mga picture, sa mga date nandun si Sam. Yes, so tatanggapin na ng korte yun, nakasabot yes, ka talaga. Of course, makikita natin by their positive acts, yung mga direct actions silang ginawa, na magkasabwatan talaga yung dalawa. Yeah. So in a way, pareho sila may kasalanan dito, si Bill yes, sir. At saka si Sam, dahil pareho sila nanakit dito yes, emotionally. And when we come to think of it, hindi magagawa yung scheme na to kung wala yung cooperation nilang dalawa. Because I find it hard to believe na kung ako si Bill, magagawa ko ito mag-isa because as our complainant has said, si Sam ang kumakausap, ang nag-i-initiate ng contact. Kumbaga, si Bill ang tumatapos. Sir Vic Lorenzo, magandang hapon po. Sir, good afternoon po, sir. Good afternoon po. Sir, alam niyo na po ito yung nagbabayaran sa catfishing? Apo. Meron mo bang kaso ito sa anti-cybercrime attorney Vic? Pwede mag-i-fill po under identity type muna yung sir, yung kaso niya. And at the same time, sir, siguro yung unjust vexation dahil doon, sir, sa yung ginawa niya doon sa transgender. Pwede rin po namin kayo punta niyo sa anti-cybercrime para tulungan po itong mga victim. Kasi po, ginamit ko yung social media sa panluloko, sir, di ba? Ito na yun, sir. Yun ang unang-unang titingnan natin. Ano yung mga social media accounts na kinuha niya or mga pictures ng mga tao na inassume niya yung identity? Para magamit na ebidensya sa korte. Okay, well said. Sige, Attorney Vic, maraming salamat. Sobrang thank you, Attorney Vic Lorenzo, sir, ng NBI. Yeah, po. Ito pong si Bill, hindi ho ba ito nakipag-usap isa-isa sa mga biktima, kasama na kayo doon, para magsabi, I'm so sorry, nagamit lang ako rito, patawarin niya ako, etc., etc. Hindi ko po siya kakilala personally and I don't think nakilala niya din po ako. Wala pong ganong klase. Pero doon po sa mga ibang biktim na sabi niyo naka-sexual contact ni Bill, yung victim, hindi ba siya lumantad sa mga biktima sabihin, sorry ha, nagamit lamang ako dito, pasensya ka na talaga, kasi boss ko yon sa production, etc. Wala bang ganun pagsisisigal kay Bill? Ayun nga po, sir. Dun sa post nung nagbiktima sa Cebu, umamin sa kanya si Bill nung huling pagkikita nila. Pero other than that, hindi ko na mag-reach out pa siya sa kahit sa sino sa mga nabiktima. So ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa time na binigyan niyo sa amin. In case nagbagong isip niyo ma'am, kapag nag-file po tayo ng case laban dito kay Sam Morales, just let us know. At lahat po ng klaseng tulong ibibigay po namin para sa inyo. Ma'am, ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po, sir. Yan po ang nagtatapos ang ating episode for today. Maiksi lang po ng comment ang gusto ko ibigay dito po sa mga nangyari sa atin ngayon sa kapaligiran, sa ating bansa, na kung saan karamihan po nilareklamo ay yung mga politiko natin hindi po nakakarating sa tamang oras yung mga relief goods. In some cases, nakita niyo naman po, hindi po sumasagot itong mga hinayupa ng mga politikong ito bato-bato sa langit. Buti na lang at meron po itong mga pulis natin na talaga maasahan natin, sila po ang naging equalizer. Sa pagkikita po nila, sila po ay pupunta doon sa mga politiko na ayaw sumagot, barangay chairman, mayor, para obligay na sumagot. Meron po tayong mga solve na cases today dahil po sa mga pulis na umaksyon. So yung mga pulis natin sa panahon ngayon, dalawang beses po nagiging bayani. Bayani dahil sila po ay nagsisabing frontliner, nagbabantay po sa ating mga checkpoint. Unang bayani yan para hindi na magkaroon kaguluhan. Bayani dahil sila na po ang gumagawa ng paraan upang obligahin itong mga taga-LGU na ayaw umaksyon, na obliga nila nang sa gayon maiwasan ang mangyayaring gulo dahil po kumakalam ng sigmura nitong mga constituent, nitong mga taga-barangay. And because of them, naobligate itong mga chairman na kumilos. So twice nagiging bayani ang ating kapulisan. Kaya sumasaludo po ako sa ating kapulisan. Ang susunod kong saluduhan ang ating mga kasundaluhan. Talagang tunay mga bayani kayo. Keep it up. So, Odette, salamat. Carol, and Shelley, Boy Tema Pilipino.
Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi.